Not because we have not power, For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread. But we, brethren, be not wearied in well-doing. And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Yet come to him not as an enemy, but admonish him as a brother. Now the Lord of peace himself give you peace always, by all means. The Lord be with you all. The salvation of all with my own hand. Which is the token in every epistle. Okay, sabay-sabay. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat sa chapter nito, Lord. Sa iyong salita, we pray na mag-aralan namin ngayong umaga. Na kami po hindi mapagod, Panginoon, at panghinaan sa inyong gawain, sa paggawa ng mabuti. So I pray na wala niyong bawat isa pa na matuto kami, Lord. Pangunahan niyo kami ng Espiritu niyo, Lord. Especially inyong lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapun na ba? Makinig ha? The title po nito is Not Weary in Well-Doing. So sabi dyan kanina, sa verse 13, no? But ye brethren, be not weary in all well-doing. So dyan tayo mag-focus po. Okay, subtitle, Doing the Will of God Always and Forever. Okay, so inisip ko kasi, so kahit paano, no? Dahil nagpapatuloy, yung iba sa atin, baka napapagod na. Kasi katulad kahapon, diba? Parang nakakapagod na mag-soul winning. Every Saturday na lang ba to? E paano kung may gagawin akong iba? Napag-usapan naman yan, diba? Lalo kami ni Bad, pag may ano, may walang maghahatid, ganyan-ganyan, pwede naman natin, ano, kasi nga, commitment na lang talaga natin, soul winning, at least once a week. Dapat. Eh, meron na tayo ng Sunday. So ngayon, yung Saturday, pwedeng once a month. Diba? Eh, kaso, sabik na sabik kayo, di ba? Kasi, yun ang masaya eh. Masaya na, nag-fellowship din. Kasi, Mang Joan, Mang Mian, gusto na nagluluto para sa inyo eh. Hindi sapat yung linggo lang. Na-share yung blessing, di ba? Pati yung bahay, para makita nyo rin. Ganong kasaya maging pamilya naglilingkod sa Diyos, di ba? Anyway, kaya dapat, maganda niyan, forever yan, di yan. Yung ngayon, ganyan ka, tapos next time, hindi na. Hindi ganun ang goal natin, amen, bilang mga Kristiyano. And therefore, hindi tayo dapat mapagod. So, tingnan muna natin ang sabihin ba ng weary, no? Kaya kinanta natin yung sheltering the time of soul, sabi doon, Oh, Jesus is the rock in a weary land. Pag sinabing weary po, sabi sa dictionary, physical or mental exhausted by hard work. So, yung pagod ka na. Hindi lang physical, ha? Minsan, at ako na madalas niyan, ay mentally. Diba, nakakita na ba kayo ng taong, ayoko na mabuhay! Yung Facebook na yan, minsan, nakikita ako ganun sa'yo, nag-post. Mga bata pa, sawa na ako sa buhay. Bata ka pa! So, ako nga, abang, sabi ko, bilis naman ng panahon. 41 na ako, parang gusto ko pang, ano, dahil pang gustong gawin, ikaw, sawa ka na sa buhay mo. Na busted ka lang or something. Hindi ka lang pinansin ng sino. So, lalo yung mga matanda rin. Sawa na ako sa buhay ko. Pagod na ako. Ganito na naman. Araw-araw. Maghugas ako ng puwet ng anak ko. Mga nanay, di ba? Buti nga ngayon, may diaper eh. Nung, sino dito mga naghugas ng puwet ng kapatid nyo? Justin. Yan, alam na alam nyo yan, di ba? Nakakasawa naman. Eh, araw-araw yan, di ba? Ikaw ba? Minsan lang. Minsan lang. Oh. Ikaw? Wala, malaki na yung kapatid mo eh. Yan, si Chelsea, marami pang kapatid dyan eh. So, nakakasawa. Nakakapagod. Magluluto na naman. Gising na naman. Pero alam niyo yung taong may kapahinga. Matalo, may kapahinga naman tayo kagabi, di ba? Stipin nga. Hindi ko alam ba't naupuyat to.
Halos sabay kami natulog. Kasi nga, isip ako ng isip, ano bang kailangan ng mga kapatid? Mga bata. Yung nga, inisip ko sana yung vaccine. Kaso, hindi ko nang gustong buong ano, vaccine lang tayo. Pero pwede yan. Kasi marami na tayong sources niyan. Kaya, ewan ko kung pag-usapan natin yan. But anyway, yung kailangan nyo kasi, especially, makikita ko ito, matagal-tagal na ito naglilingkod sa Diyos, hindi tayo matatapos yan. Amen? Okay, mapagod. Ito mga to, nag-uumpisa pa nga lang. Sana pag tinitingnan natin yung mga bago, nakikita natin sarili natin sa kanila. Amen? Nag-uumpisa pa lang sila. Tulungan natin sila para maging smooth din yung kanilang magiging maglilingkod sa Diyos. Okay, so tayo, tuloy-tuloy lang. Mapagod. Okay? So, sabi dito, characterized as causing fatigue, weary journey. Ibig sabihin, parang napagod ka na sa biyahe mo, sa buhay mo. Ito, isa pa. Impatient or dissatisfied with something. Pag sinabi mo, I'm weary of, alala ko tuloy si, yung tinakil natin ng isang araw, di ba? Si Isaac, tsaka si Rebecca, di ba? Anak nila si Esau, tsaka si Jacob. Ang sabi ni Rebecca, I'm weary of my life because yung mga asawa, dalawa pa yung asawa ng anak niya. It is the daughters of Heth, sabi doon. Nakakasal itong mga to. Nakaka-relate si daddy. Ang hirap nung ganun, di ba? Kasi mga hindi mananampalataya. Tapos, kasama mo sa buhay mo, di ba? So, pwede rin ganun ang weary. Kahit hindi ka pagod sa katawan, kasi nautulog ka naman every year, no? Pagod ka na sa utak mo. Characterized as causing impatience niya. So, kaya pag weary ka na, yun nga, ibang tao, ang dali nang magalit. Dali nang mag-impatient. Okay, so tingnan lang natin yung mga ilang Bible verse dito para makuha natin. Again, parang binabanggit ko kanina sa inyo kanina na yung mga terms sa Bible, yun dapat makita natin. Hindi yung, yun, nasanay na ako pag sinabing proud, okay lang yan, positive yan. Tingnan natin sa Bible. So, ano ba yung mga ano? Ito nga, ano? Ito pala. Yung pala yung unang, ano, no? Okay. Ano pa? Okay, ito. Sa Deuteronomy 25:18, ito po yung kwento. Pinapaalala ni Moses yung ginawa sa kanila ng mga kalaban nila. Okay? Sabi dyan, how we met the, sino ba to? Amalek. Okay, so Amalek, isang country yan. Ngayon, pagod na sila. Alam niyo naman ginawa nila. Parang Egypt, pumunta sila sa Promised Land. So, anong ginawa sa kanila ng Amalek? So, hindi nila natalo lahat yun, pero ang ginawa sa kanila, sabi dyan, he smote the hindmost of thee. So, isabihin, kasi mahaba yung pila nila eh. Sa dami nila. So, ang ginawa, parang tinaidol sila, ang ginawa, syempre, yung nasa pinakaligod, yun ang pinagpapatay, no? Mag-smote, ibig sabihin, kinalaban. Even all that were feeble behind thee, when thou was faint and weary, and he feared not God. So, gusto ko lang banggitin dyan yung weary nga. Mayroon tayong ganitong, kung naalala niyo yung preaching natin ganito, yung mga mahina sa atin, di ba? Nahuhuli. So, sino yung unang titirahin ng kaaway? Kahit daw yung mga wolves, yung mga lion, ang tinitira niya yung mahina. Tsaka yung mga makukulit na bata na humihiwalay, sapak. Yung mga sheep na pag magkakasama kayo, hindi makakaporma yan eh. Pero ikaw, ihiwalay-hiwalay ka. Katulad kunwari meron sa atin dito, baptist ka nga, kristyano ka na, ligtas ka na. Kaso, pag linggo, nag-iisip ka pa kung mag-church ka. Salit na mapalakas ka ngayon, mahina ka. So, tinitingnan ka na sa tanas, ay ito, kawawa to. Madaling silain to. Kasi, hindi niya alam yung Bible, puro siya TikTok, puro siya ano-ano man yung alokohan mo, di ba? Puro games to, puro ML. Ay, ayariin ko to. Sila yung unang natitira. Amen? Kaya sabi dyan, faint and weary, ganun ang nangyayari sa mga Kristiyano din. Nangihina kasi hindi nagpalakas. Saan ba tayo lumalakas, mga Kristiyano? Salita ng Diyos, dyan ka nabibuild up. Pag alam mo yung salita ng Diyos, di ka mahina. Kaya magaling, nagre-recite. Kahit nire-recite nyo lang yan, paulit-ulit sa utak nyo yan, di ba? I will worship no other gods. Ganda nun. Pag may nagpresenta dyan sa'yo, trabaho man yan, o kaya boyfriend, girlfriend, anak mo, gusto ng anak mo, lahi ka na lang dito.
Nay, dito ka na lagi sa bahay kasi alagaan mo ako. Didalhin mo sa church. Hindi naman natin pinagbabawal yan, di ba? Pero iba, ginagawang dahilan. Sino sinamba mo na? Hindi yung anak mo na. Kasi lahat, dapat nasa church ka tapos wala ka sa church dahil sa anak mo. Tama ba yun? So, ayaw ng Diyos ng, anyway. So, ano pa? Ito naman, si Sisira to eh. Pinatay siya ng babae. Bakit? Kasi, ano na siya, nakatulog. Kasi, pagod na pagod. Okay, sa laban. So, hindi tayo dapat may... Anyway, yun yung mga sample lang natin, no? Weary, pagod. Okay, weariness. Sample lang natin. Ay, ito, maganda. Ecclesiastes, pakibasa niya. Ready? Go. Reading many books, there is no end, and much study is the weariness of the flesh. Ay, ganda niya, parang module yan. Tama ba mag-aral tayo? Tama. Pero tama ba yung puro aral na lang? Tama. Sino nagsabi nun? Ako kang maglalaro, ha? Hindi. Dapat balance ang buhay, di ba? May lalo mga bata, may church, may aral, may tulog, may laro. Di ba? Pero maganda nga yung pati laro nyo, aral din. Di ba? So, balance. Yung mga may pamilya, syempre, kailangan, may pahinga din. Di ba? So, yan. Church, lagi dapat kasama yan. Kasi sabi ni, ano dito, hina ka naman, gawa ka ng gawa ng ano, libro. Puro ka study. Tapos, sabi dyan, and much study is weariness to the flesh. So, parang baliktad, no? Parang kasi yung pag-study sa utak yan, eh. Kaya pero sinasabi nyo dito sa flesh, ibig sabihin, talagang manghihina ka rin, eh. Nung mga unang panahon na nag-tatabaho ako, kasi nga, sa amin, nakaupo lang kami. Ganyan lang kami, ah. Ano, napansin ko, ba't ang bilis ko magutom? Nakaupo ka lang. Yung pala, pag nag-iisip ka na nag-iisip, ganun din. Sinusunog din ng utak mo yung calories. So, kaya ganun din. Pag-aral ka ng aral, ano, napapagod ka rin. Okay? So, again, lahat ng tao napapagod, pwede kang magpahinga. Pero, okay na yan. So, balik tayo sa ating text. So, gusto ko lang sabihin, ang weariness ay normal, pero huwag kang mapapagod sa buhay mo. Especially sa paglilingkod sa Diyos. Kasi pwede ka namang magpahinga. Tulad na sabi ko sa inyo, yung Bible reading natin, ha? Pag napagod ka ngayon, hindi ka na makahabol, at least magpatuloy ka lang. Hindi yung, ay, hindi ko na nahabol. Dalawang libro na yung hindi ko nabasa. Hindi, umpisahan mo doon kung saan ka huminto. Huwag kang totally into ka na. Ganon din sa church. Yung iba sa atin, nagtatanong, Pastor, pwede po ba akong umatin sa church? Ihoy mo yun. Kailan ba kita hinim? Sabi nga sa inyo, bawal lang dito mga bakla. Yun lang, hindi ka bakla, tomboy, pwede ka dito. Amen? So, eh, pastor, nahihiya na ako kasi matagal na akong di naka-church. Apat na linggo na akong di nag-church. Eh, gagawin mo pa lima? Hindi, attend ka na, di ba? So, hindi nyo kailangan magpaalam na lagi kayong welcome dito. Pero, lagi naman, di ba, marinig nyo yung dapat nyo marinig. Kasi hindi naman pwedeng iisipin ng iba, okay lang pala yun eh. Di ba? Iba naman, okay naman, parang pag bagong balik, eh, nakabalik siya, ano, special naman. Mayingit naman yung iba eh. Ako nga, lagi dito, hindi ako nakapansin ni Pastor. Bayaan yun na rin, kasi nga medyo inaalalayan, di ba? Mahina yun, mahirap yung kalagayan ng mga kaya inaalalayan. Anyway, huwag kayong mapagod. Ngayon, ang tatalakayin nating umaga, kung matapos natin ito, try natin matapos. Ano ba yung mga magandang gawain? Kasi sabi dyan, no? Not weary of well-doing. Ngayon, pag ikaw ay napapagod, normal yun. Pero especially sa mga magandang bagay, mapapagod ka ba doon? Pag sinabing weary yun, talagang titigil ka na kasi, eh, di ko na kaya. Ayoko na, sawa na ako, pagod na ako dyan, soulwinning na naman. Hindi naman pumupunta sa church. Diba? Ano pa? Nakakapagod. Nag-preach na naman ako.
Eh, kahit tayo mga Baptist, alam nyo ba yung mga preaching na ginagawa natin? Every Sunday, bago to. Hindi ko kinokopya to. Tinitingnan ko ano yung kailangan nyo. Yung mga Katoliko, yung mga Mormon daw, ginagawa nila, isasubmit lang na sa kanila to. O yan, preach mo yan. Preach mo yan, ha? Kahit di nila naintindihan yan. Ganun sila. Palibasa nga kasi, yung mga centralized yan eh. Okay? Ito, gagawin ko to every week. Sila, ano lang, wala lang. Naka-ready na yun. Gusto nyo ganun? Kaya pag every ano, Sunday, paano ako may defense eh. Meron akong assignment. Nagawa ko to. Yung sabi yung, so, yung iba minsan napapagod na. Kaya ibang preacher, ibang pastor, anong ginagawa? Sa internet kaya meron na nabibili. Benta ko kaya to. Nabibili to. Oo. Oh. Mga outline. Yung iba, binibenta. Hindi naman maganda. Tsaka hindi naman sakto sa inyo. Kasi nga, hindi naman yung pasto nyo gumawa nun eh. Di ba? Ginagawa nila ganun. Kasi nakakapagod din. Nakakapagod. Iisip ka na naman. Elacha, may verse. Diba? So, hindi ka dapat mapagod. Amen? Ganun din kayo. Nagmo-module ka pa lang. Hinohone mo pa lang yung skills mo. Huwag ka mapagod. Tuloy-tuloy lang. Pag napagod ka, di pahinga. Ang problema kasi sa iba, konting aral, puro laro. Eh, nakakapagod din yung laro. Lagyan mo lang ng konting, ano, diba? Konting oras yan. Ganun talaga pag malalaki na kayo. Ngayon, yung mga batang katulad ni Jared, wala yan. Puro laro talaga yan. After yan, dapat magsawa na kayo sa laro. Amen? May oras na lang. Anyway, so huwag yung mapagod. So ito yung mga bagay na nakita ko dito sa chapter na to na magandang bagay, huwag tayong mapagod. Hindi, bawal mapagod. Ito ba yun? Napagod ka, pahinga, tapos sige ulit. So number one, sabi dito, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and glorified be glorified even as it is with you. So sa Tagalog, sabi ni Paul, ha, si Paul to, sabi niya, panalangin mo kami. Kahit magaling si Paul na soul winner, church planter, naghihingi pa rin siya ng panalangin. Bakit? Kasi nga, minsan, may mga lugar, may mga time na nangihina din si Paul, tayo, nangihina tayo. Kaya, kailangan lang yung panalangin. Okay, so number one, pray. Napakasimple, no? Pero hindi ka dapat maghina. Amen? Iba sa atin dito, ano, member ng prayer ano natin. So, dapat ganun. Huwag kang manghihina. Yung ibang di nakakapag ano, di nyo kailangan, wala kang cellphone, pray lang din kayo, di ba? Si, ano, nag-pray pa ba si Laika? Ligtas na ba si Laika? O, yun. Kala ko, hindi na naman eh. Hindi ka mapapaptize? Tanong mo, kakamama. So, huwag kayong mapapagod mag-pray. Pray na naman. Ako, yung mga anak ko, gusto ko lang sa kanila pag-gising, pag-tutulog, gusto ko lang kiss, kamustahan, bulahan. Masaya na ako nung bilang tatay. Ang Diyos natin, tatay natin siya, di ba? So, hindi yung nakakasawa sana, di ba? Hindi dapat magsawa. Gusto niya, kausapin mo man lang siya, di ba? Hindi lang every Sunday. Ngayon nga, nakikinig lang kayo ngayon. Okay, mag-pray tayo. Pero gusto ng Panginoon, kinakausap natin siya. Amen? Amen. Hindi nakakasawa sa kanya yon. Sana hindi kayo magsawa. Ngayon, minsan, nagkasawa ka nga kasi may iba kang iniisip. Puro kalokohan ka ngayon. Eh, talagang tatamanin ka mag-pray kasi alam mo na. Di ba? Kanina lang, inasal mo siya, tapos ngayon mag-pray ka. Di ba? Ganon din yung mga anak ko. Pag nakikita ko yan, pag ito, may ginawang kalokohan to, hindi lalapit sa akin yan, hindi magpapakita yan. Diba? Kaya pag may kailangan yan, kahit nasa ka, susundan ka, diba? Ganun din tayo ngayon. Sa Diyos, pag may kailangan ka, talagang pray ng pray. Sana, hindi ka mapagod, amen? May problema o wala, may blessing o wala, mag-pray tayo. Hindi ko na masyadong natatagalan yan kasi gusto ko yung last point eh. Basta pray, ano yan, prayer, basic yan, huwag ka mapagod, amen? Ano yung mga papanalangin ay marami yan. Yan, sabi nga dyan, yung soul winning nila dapat hindi matigil,
Tulungan sila, samahan sila ng Diyos. Isang kailangan natin yung protection, sabi dito, that we may be delivered from the nation of wicked. Maraming kalaban. Anong mangyayari dyan? Paano yan? So, ang magpoprotect sa atin ng Diyos. Amen? Kaya mag-pray natin ang COVID na yan. Salamat. Yung mga Pilipino, hindi naman tayo inuhuli. No? Number two, ganoon na rin. Nabanggit na lang kanina dito. Ano yung mga mabuting gawain na dapat hindi natin kalimutan, hindi tayo mapagod? Una, panalangin. Pangalawa, soul winning. Eh, si Paul siguro ilang beses na nagulpi to. Sige ulit. Eh, tayo nga, hindi tayo nangugulpi. Inaasal lang tayo, di ba? Tulad kahapon. Nakakasal minsan yung mga sagot nitong mga to eh. Mga self-righteous. Pero sige lang. Hindi ko na masyadong ano yun ha, basta hindi tayo hinto eh. Ngayon, kita nyo naman sa ating practice yun, amen? May kilala ako, gano'ng sinasabi sa akin eh, sa amin, hindi masyadong soul winning eh. Nalulungkot nga ako, hindi sumama ka sa amin. Yun, nag-iisip siya. Kasi commitment yan eh, amen? Gagawin mo dapat lahat ng gawin mo para makasama ka soul winning. So, number one, pray. Number two, soul winning or preaching the word of God. And then, number three, verse 4, sabi dyan, kayo naman muna, ready, go. And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which He commands. Okay, so, hindi ko nalagay dito, pero syempre, sundin natin yung Diyos, pwedeng gano'n, di ba? Kaya nalagay ko dito, number 3, trusting the Lord. Napapagod ba kayo magtiwala? Kung yung taong pinagkakatiwalaan nyo, hindi katiwa-tiwala, parang nakapagod, di ba? Ay mo, sige, pastor, atin na ako. Ay, pastor, ano ba? O, hindi na ako, ano pa ba? Hindi na ako malilate. O, sige, yo. O, hintayin mo ako, ha? Hintayin mo ako, hindi na ako malilate. Eh, mamaya, late na naman. Parang nakakapagod ng magtiwala, di ba? So, pero, pag ang Diyos, mapapagod ka ba magtiwala sa Diyos? And Diyos kasi minsan din, dinidelay niya, di ba? Napansin niyo yun? Minsan, hindi niya agad binibigay. Or, hindi mo siya naintindihan ng lubos, kala mo na didelay siya, hindi naman pala. So, let us not be weary in well-doing, in trusting the Lord, mag-asawa ka doon. Kasi matagal ko nang pinapanalangin, magkaroon ako ng boyfriend. Hindi ka dapat... Una, baka ano, hindi ka pa handa. Pangalawa, baka hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, lalo sa mga lalaki, ha? Tayo yung lalapit sa mabahay, hindi sila lalapit sa atin. Bagay sa inyo, wala pa naman nasa edad dito. Bukod si ano, si Kuya Ras, mukhang 20 na to. Nasa edad na to, di ba? So, meron, nag-aaral pa eh. So, aral muna, saka trabaho, ha? Mahirap. Mag-asawa ng walang trabaho. Amen? Amen. So, pero magtiwala lang sa Diyos. Amen? Kaya mga bata, ganun din eh. Alam nyo, alam ko na yan. Pag hindi na kayo nag-church, alam mo na yan. Ano nangyari? Nag-stop na kayo magtiwala. Kasi ito yung programa ng Diyos eh. Church. Tapos, ayaw ka na. Ano yung sabihin nun? Rapi. Ano yung sabihin nun? Ito, may pinagdadaanan itong mga atin ito eh. Minsan-minsan pag-uusapan nyo rin. Kasi kayong ano eh, magkakapatid. Ate, nagtitiwala ka pa ba sa Diyos? Kala ko nga, mag-church ngayon eh. Kasi nagte-text eh. Pag hindi ka nagtitiwala, hinto na yan. Amen? Ayoko na. Pero pag nagtitiwala ka, patuloy-tuloy ka lang. Amen? Kahit ano pa yan, sinabi sa'yo ng kung sino yan. Nagtitiwala ka, huwag ka mapapagod. Amen? Hindi na pagod ng Diyos sa'yo eh. So number one, huwag kang mapagod mag-pray, mag-preach, mag-soul winning, magtiwala. Pang-apat, medyo basic lang to. Huwag kang mapagod mag... Sabi dito, and the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Yung sinasabi muna dito, kasi yung iba po ay pagod na rin. Pinapangako, ang Panginoon ay darating. Paparusahan yung mga loko-loko. Ang tagal naman. Lalo sa panahon nila kasi pinapatay sila eh. Lord, ano ba ito? Tatago na naman kami. Good church lang kami. Hirap.
Eh sabi dyan, ang Diyos ang magbibigay rin sa inyo, di ba? Didirect kayo para magmahal at para maging patient. Okay? Kaya huwag nating titigilan yan, amen? Yung magmahal at maging patient. Actually, medyo generic yan. Pagod ka na, hindi ka na nagmamahal, di ba? Nakakapagod naman magmahal. Ako na lang lagi mag-asakripisyo. Ako yung makakamusta. Ako yung maglilibre. Ako yung magsasabi, I love you. Inihintay mo. I love you. Wala. Nakakasa, di ba? Hindi mo na sinasabihan. Ginagawa mo na mabuti, di ba? Diba? Yung mga anak mo, napakain mo, lalaban mo yung ano, wala man lang ano. Sabihan mo pa, may nakakalimutan ka ba? Ano ba? Anong hinihintay sa inyo, mga bata? Pasalamat man lang. Pakita nyo, salamat po, sarap ng niluto nyo. Pagkagising, pagkatulog, mag-kiss man lang. Mama, I love you, diba? So, huwag kayong mapagod kasi pag napagod sa inyo yung magulang nyo, ano, tapos ka. Maganda nito sa Diyos, hindi siya nagtatapos. Amen? Tayo lang napagod. So, huwag kang mapagod mag-pray, mag-preach, soul winning, magtiwala, magmahal, maging pasensyoso, maghintay sa Diyos. Yun yung sabihin dito eh. Waiting for Christ. Patient waiting for Christ. Hintay ka lang. Huwag kang ano, pastor, tagal naman ng blessing. Buti si God, may blessing na. Kami, wala. Ay, baka hindi ka masyado matapat, di ba? Ganun lang yun. Next. Pusin natin to. Para mapag-revelation tayo maya. Ito. Ako na. Kayo ulit magbasa. Ready, go. First, let us know how we ought to follow us. For we believe not ourselves. Okay, sabi dyan, ano yung mahirap gawin? Mahirap ba yung mag-pray? Minsan, oo. Soul winning, tiwala sa Diyos, magmahal. Pero lalo na to, yung mga bata. Minsan, lumalaki na kayo, di ba? Nakakapagod naman sumunod. Di ba? Sunod na lang ng sunod. Utos na lang sila ng utos. Kami, sunod na sunod. Hindi mo palang gagawin mo eh. Kaya huwag kayong magsawang sumunod. Sabi dyan, no? How ye ought to follow us. Dapat ba nilang sundin si Paul, yung mga nauna sila sa pananampalataya? Siyempre, gusto mo lumago, tumingin ka, sumunod ka sa mga nauna sa'yo. Na matino, ha? Kaya sabi dito, yo, for we behave ourselves not ourselves disorderly. Nakita nyo naman kami, ang ayos namin ng buhay namin. Tapos, sino susundin nyo? Yung mga loko-loko, yung mga adik, yung mga puro happy-happy lang, yun ang susundin nyo. Yung kung ano maisipan, no? Sunday yan, ano naisipan ko? Inom naman. Ano naman? Tulog naman. Laro naman. Hindi ganun. Sabi nito, disorderly. Diyan tayo magtatagal mamaya eh. Okay? Pag alam nyo yung tao, hindi maayos, huwag yung sundin. Pero pag maayos, maayos yung pamilya, maayos yung trabaho, maayos yung salita. Amen? Kinalulugdan ng Diyos. Yun ang sundin mo. Hindi yung sino-sino lang. Hindi tayo pare-pareho dito. Di ba? Iba nagisikap, iba nagtatapat. Yun ang sundan mo. Amen? Amen? Ang sabi dito eh. Kaya huwag ka matapagod. Basta lagi na lang ba ako susunod? Actually, hindi. Tatanda ka. Pagtanda mo, alam mo na yung gagawin mo. Sa palagay mo, gusto mo lagi kang dinidiktahan. Kahit sa trabaho, ganun din. Pag naturo ko na sa ilang sa, dalawa, tatlong beses, apat na beses, next time, ina-expect ko, hindi ko nasabihin sa iyo. Nasabihin ko pa ulit. Diba? Ganun yung mga bata, huwag kayong magsasawang sumunod, especially sa maayos na leadership. Amen? Kaya yun ang nating ano. Follow the godly leadership. Okay, number 5. Number 6, para makarating tayo sa last. Second to the last, sabi dito sa 8 and 9, sabi dito, ako muna, kayo sa 10, ha? 9. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day that we might not be chargeable to any of you. Ayun. Because we have not power but to make ourselves an example unto you to follow us. Sabay-sabay. For even when we were with you,
This we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Sa Tagalog, pag meron daw sa inyo, hindi nagtatrabaho at hindi nagtatrabaho, sabi dyan, would not, ibig sabihin, hindi gusto magtrabaho. Hindi nagtatrabaho kasi ayaw magtrabaho. Ano sabi ng Bible? Hindi sila dapat kumain. Antindi, di ba? Yan ang problema sa atin ngayon, hindi na natin naririnig yan eh. Kaya iba, pinahayaan natin mas spoiled, di ba? Sa ibang bansa daw, sobrang yaman nila. Yung ibang walang trabaho, sila pa nagde-demand sa gobyerno. Oh, wala kang trabaho, ang gawin namin. Bigyan nyo kami. Kaya ayuda na yan, di ba? Kaya naasad ako dyan, may nakinig nga ako sa inyo dun eh. Sabi ba naman, eh mas maganda nga yung matinding lockdown kasi may ayuda pag hindi masyadong ano yung lockdown, walang ayuda eh. Mas gusto mo may lockdown kasi gusto mong, ba't di ka lang magtrabaho, di ba? Tuloy-tuloy pa yung pera, di ba? Yan sabi dito, hindi yan something na, yan, harsh mo naman magsalita, huwag kumain. Ganun dapat, yun ang sinabi ng Bible eh. Again, kung nag-aaral pa lang kayo, mga bata, pero inuutusan din kayo, di ba? Ang tanda mo na, di ka mga magsaing. Di ka mga magwalis. Di pwede yun. Ang init sa, natatawa tuloy si Nano. Yan ang sabi ng Bible, ha? Ang nagsasabi niya, si Paul. Ang pinagsasabihan niya, maraming churches, meron daw, nababalitaan siya, mga, buta tayo mamaya doon. Pero gusto ko na sabihin yung number 6, working for the Lord and for our family's needs. Huwag kang mapapagod, magtrabaho. Trabaho na naman. Di ba? Pag hindi kang trabaho, huwag kang kumain. Yun ang sabi ng Bible. Kaya huwag kang mapagod. Amen? Amen. So, sige, last tayo. So, ito yung medyo mahaba. Asa time na rin, no? Luto na ba yung pagkain, ay? Okay lang, may pagkain. So, okay lang kumain kayo dito? Gusto nyo? Nakakain ka na ba dito? Ayan. Okay lang. Maghintay tayo ng konti, ha? Ipagkain naman tayo, eh. So, dito tayo magtatagal kasi ito yung matindi. Sabi ng isang pastor, ha? Sa US. Medyo nag-seminar sa amin, eh. Dun sa Zambales. Kaya alam, pinapaulit-ulit din ng mga pastor, eh. Sabi nila, ganito daw. Mahirap daw maging pastor. Bakit? Anong mahirap magpastor? Sabi nila, eh, mahirap mag-preach. Mahirap mag-lead. Diba? Pero alam niyo, pinakamahirap daw, sabi nila, at mukhang totoo naman, sabi niya, mahirap, pinakamahirap to deal with people. Yan ang sabi nun. Hindi ko makakalimutan yun kasi yung pagkakasabi niya, talagang ano pa siya. Kung ang trabaho lang daw ng pastor, mag-preach every Sunday, parang holiday daw yun, sabi niya. Madali lang yun, mag-preach ka lang eh. Pero mahirap sa church mag-pastor kasi nga, you deal, bawat isang tao, papakisamahan mo. At sabi dito, medyo mahaba to, pero summarize ko na lang, ha. Sabi dyan kanina, may mga tao daw, mga Kristiyano to, mga member ng church. Sabi dyan, we command you, brethren, in the name of the Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walk in disorderly and not after the tradition which he received of us. Sa Tagalog, meron daw mga kapatid. Katulad dito, minsan, nakapansin ko, nasa church, pero hindi naikinig. Tama ba yun? Tama ba yun? Nasa church ka pero hindi ka naikinig. Siyempre, hindi. Ito may sinasabi siya dito na may mga kapatid daw na lumalakad ng hindi maayos. Hindi pila yan, ha? Ibig sabihin nito yung paglakad ng yung attitude ba? Tingnan natin anong ginagawa nito. Yan nga, katulad sinasabi kanina, hindi na nagtatrabaho. Tindi nito. May kilala ba kayong ganon? Kaya minsan kayo, kaya maganda sa church, nasanay din kayo, di ba? Minsan, katulad ng ano, kaya minsan may rewards yung iba. Kasi masipag eh. May kita tumutulong. Yung iba, okay magtatampo kung walang ano sa inyo si pastor, di ba? Inaasar pa kayo kasi wala nakikita sa inyong progress, di ba? Eh sabi dito, sundan nyo kami. Kasi yun naman ang ginagawa namin ehemplo sa inyo, di ba? Ano sabi ba dyan? Yung nga, kanina sabi, huwag kang magtrabaho, ayaw magtrabaho, huwag kang umain. Ito yung sabi, makibasa po, ready, go. For me, and prepare ourself which walk among you disorderly, working not at all, but are
disembodied. Okay, may mga tao daw na sa church, hindi nakikiisa, pagtrabaho, hindi man lang magligpit ng upuan, di ba? Ano pa yung mga pwedeng trabaho? Hindi man ng choir, hindi rin naman ano, hindi isama ng soul winning, ano pa? May kikain lang, pero hindi nakinig. Ano yun? Nang gulo pa. Baka magsisira ka pa dyan ng ano. Huwag naman, magkakalat ka pa. Ano mangyayari doon? Bait nito si EJ, oh. Oh, wala kayong dahilan para hindi makinig, ha? Nakita niya si EJ. Sabi niyo, hindi na nagtatrabaho, tapos ano yung busybody, hindi na ginagamit ngayon. Ibig sabihin mga busybody, mga hindi nga nagtatrabaho, or mga ano pa yan, tawag dito, mga toddlers, mga chismosa. Tingnan natin, para sigurado, ha? Yan ang alam ko dyan, eh. Hindi kasi ginagamit ngayon, eh. Busybody. Ang alam mong busy, di ba, masipag? An officious or inquisitive person. Tama ba to? Meddler. Yan, Nosey Parker. Ibig sabihin nito, yung ang dami nasasabi, yung sinasabi lagi sa church, eh. Sabi ni Pastor, sa church, sino yung pinaka maingay dyan? Yung mga marami, mga criticize. Eh, late naman ng church. Eh, ang init naman. Eh, tagal naman ng preaching. Madalas yung mga ganyan, ayun yung mga walang ginagawa. Amen. Totoo yun. Kasi pag ikaw gumagawa, nakikiisa ka, alam mo, mahirap, eh. Kaya hindi ka na makapag-criticize kasi makikidamay ka na lang sa naglilingkod, di ba? Alam mo, gano'ng kahirap mag-setup ng ganito? Napakahirap. Kaya pag ikaw, nakikiisa ka, hindi ka na madaldal. Amen? May nakinig din ako sa inyo dito, sabi ba naman? Kayo na mag-isip kung sa kayo yun, ha? Pero may narinig lang ako, sabi. Eh, si ano na, paasa naman si ganyan, no? Kala ko, kakaroon akong ganyan. Paasa naman si Ma'am Mayan, si Pastor. Tama ba yon? May obligasyon ba akong bigyan kayo ng regalo? Hindi ganoon kayo anak, eh. Kaya namin binibigay yan para konting ano lang, di ba? Encouragement, di ba? So, huwag ka magkasabi niyang paasa. Problema mo, umasa ka sa mali. Tapos yung pala, mali rin pala yung sinabi sa kanya. Yun ang problema. Ay, hindi naman pala sinabi yun ni Pastor, eh. Kaso, nagsalita ka na ng mali. Sino may problema ngayon doon? Diba? Nakita niyo yun? Kaya sabi nito, huwag kang negative, okay? Number 7, last, deal with negative people, okay? Hindi ka pwedeng mapagod dyan. Huwag kang mapagod, normal yan. Yung mga bata, hindi pa yan marunong, eh. So, huwag kang mapagod, lagi mo sasabihin yan. Ngayon, ako, minsan pag andito, ako yun. Pero pagkaalis ko dito, kayo na yun, di ba? Yung mga adult, yung mga ate, kuya. Sinong sisita dyan sa katabi nyo na hindi nakikinig? Kinukot-kot yung ano dyan. Ikaw naman, di ba? Huwag kang magsawa, ayoko na dyan sa dahil din kasi lagi na lang ako magsisita dito sa bata, eh. Gusto ko doon sa CCF, wala akong sisitain doon. Sigurado ka, dapat mo sitain doon yung pastor, eh. Kaya, wala na sisitain talaga doon kasi iniiwalay nila yung mga bata. Yung mga bata, wala nang ginawa doon. Hindi magrakrakan. Diba? Huwag kayong magre-reklamo, amen? Huwag tayo dahil mapagod. Number one, mag-pray, mag-preach, mag-soul winning, magtiwala sa Diyos, magmahal, maging pasensyoso. Sumunod sa godly leadership. Amen? Huwag kayong mapagod. At magtrabaho. Bawal mapagod. At to deal with negative people. Amen? Anong kailangan natin gawin sa kanila? Command and exhort, sabi dito. Anong ginagawa sa mga ganyan? Admonish mo, sabi dito. Nasaan ba yun? Yeah. Now them that were such command and exhort by the Lord Jesus, that with quietness they work. Magtrabaho ka! Dapat ganun. Di dapat, basta niya, hinginan lang hingi. Brother James, may pagkain ba dyan? Ano, may patago ka ba? O sige, magbigyan kita, kain tayo, pero magtrabaho muna tayo, di ba? Ganun siya sabi sa Bible, eh. Si Pastor, gusto, may ganyan pa.
Mag-church muna ako bago ako bigyan ng ganyan. Alam mo, gusto masanay kang ano, ganyan lang ng ganyan. Sino gusto yung maging ano, malimos? Magtrabaho ka, tuloy-tuloy yung blessing. Amen? Amen. Yun ang maganda, hindi mo kailangan manghingi. Iaasarin ka pa pag hingi ka ng hingi, di ba? Eh kung magtrabaho ka, magaling ka pa, uy, pwede ba dito ka magtrabaho ka ulit, bibigyan kita ng pera, magkano gusto mo? Di ba, ganun ang mga nagtatrabaho. Ikaw nga hanapin. Ano pa? Ano sabihin? Sabi doon, admonish. Ano sabihin? Yeah, sabi dyan, no? Yet, count him not as an enemy. Okay, pag may mga tatamad-tamad dito, pero kapatid, ligtas naman, tingnan mo, bakit yan tamad dito? Kasi hindi naturuan, di ba? Kaya sabi dito, huwag kang mapagod sa mga negative people. Kasi, turuan mo, admonish him as a brother. Amen? Kasi sabi, admonish, pagalitan yun. English kasi, kaya ang gandang pakinggan, di ba? Pag sinabi, admonish, huy! Huwag kang ganyan. Huwag kang mapapagod. Amen? Ganon din kayo, baka napapagod yun, papagalitan na naman ako. Mabuti nga, may nagsasabi sa iyo eh. Pag ikaw lumaki ka, yung tatay mo, hindi ka na pinapagalitan, ano mangyari sa attitude mo, hindi magiging maganda. Hindi ka nasanay ng pinitrain. Sinasabihan, ito mali, ito tama, ito mali. Mas mahirap yun. Kala mo, kahit ano lang gawin nyo, di ba, may mga kasama kayong ganon, napansin nyo? Hindi makontrol. Yung bibig, hindi makontrol. Yung ginagawa, hindi makontrol, di ba? Kilala kayong ganon, hindi ko nasabihin kung sino. Diba? Nang-aaway. Kasi wala, hindi naman siya sinabi ng tatay niya eh. Na masama pala yun. Diba? Pero itong mga kapatid natin, tiyagain natin na huwag tayong mapagod. Amen? Amen. Do not pero huwag natin encourage yung ganong klase. Pagalitan natin. Amen? Para sila ay magtiwala din sa Diyos. So medyo ano to, itong message na to, medyo sa mga medyo matured na. Okay? Kasi huwag kayong mapagod. Amen? Amen. Ngayon lang muna. Huwag tayong mapagod, huwag tayong manghina, huwag tayong babagal sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi din sa Galatians, no, medyo parallel verse to, hindi ko ginamit kasi nga ito yung ginagamit natin sa Friday. Ano yun? Ito sabi, pakibasa na lang po. Ready, go. Ready, go. And let us not be weary in well-doing, nor in we shall reap if we faint not. 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, sino daw gagawa mo na mabuti? Lahat ng tao hanggat maaari. Especially, yung mga kapatid. Amen? Amen. Kaya sabi sa Bible eh, pastor, tumutulong ako sa mahirap. Oo naman, kaya nga pinipreach natin yung gospel sa mga mahirap madalas. Kasi yun ang kailangan nila. Pag binigyan mo ngayon yan ng ano man yan, bigas ngayon, bukas wala na, panalo ba sila doon? Eh kung preach mo yung gospel sa kanila, naligtas. At least alam na nila kung saan sila pupunta, di ba? Ito yung nagturo ng tama, siguro ito yung maglilid sa amin sa Panginoon tsaka sa maayos na buhay, di ba? Kaya yung ginagawa natin. So kaya sa mga mature na, huwag kayong mapagod. Amen? Amen. Tuloy-tuloy, soul winning, paglilingkod, pananalangin. Tuloy-tuloy yan. Huwag kayong mapagod, mapagod, magpahinga, tapos go ulit. Tapos magpalakas kayo sa salita ng Diyos. Kasi pag malakas ka, mapagod ka man ngayon, later, ang dami mong magagawa kasi malakas ka nga eh. Okay, so yun lang po. Let's pray, Lord. Maraming salamat. At kami po ay napapagod din, but kami po ay nakakuha ng lakas sa inyo, Panginoon. So I pray na ang bawat isa hindi mapagod, bagkos Lord, magpapahinga ang kailangan. But ang sabi niyo po, Lord, mayiging malakas kami sa inyong salita. So we pray na kami po ay magtitiwala sa inyo. Hindi kami mapagod, Panginoon. Hindi kami bibigay ng excuse. Kami po ay magkatrabaho lang. At sabi din po sa verse, binasa namin sa Galatians 6, so ang katumbas pala nito ay rewards, Panginoon. So I pray na in due season, ay ito po ay ma-reward nyo kami din sa lupa at especially sa langit, Panginoon. I pray, yung mga bata palo dito, magtiwala sila sa inyo, Panginoon. At para hindi na po sila malanasan yung mga troubles na pinagdadaanan ng mga taong, Panginoon, biktima ng mga maling doctrine, mga maling attitude, maling turo. I pray na kayo lang po malulati sa aming buhay, sa aming church, Panginoon. Kayo po ay magtapat sa inyo. Kayo malulati. In Jesus' name, I pray.